Where learning never stops. Good afternoon, Artenistas. Good afternoon, grade 10 students. Welcome, welcome once again to our second live synchronous class for the week 2 for quarter 1, only here at Science Matters, where learning never stops. Ayan! At narinig nyo na nga ang boses ng aking ka-partner today. Welcome, welcome sa iyo. Pinakikilala ko po sa inyong lahat. Ang isa sa ating MDL teacher, sasamahan niya po ako today. Last week, napakaraming mga students from her section ang nakasama natin, naka-tune in sa ating live synchronous last week. And that is why I am welcoming right now none other than Ma'am Mary Grace M. Marinda. Hello, hi, ma'am. Thank you po, ma'am. So I would like to greet everyone who are watching right now, lahat ng mga parents, students, MDL and ODL. And especially, I would like to shout out my advisory class, grade 10 Rizal, and mga ibang sections na handle ko, grade 10 Sakay, Silang, Prese, and Quezon. Good afternoon to everyone. Ayan. Of course, gusto ko rin i-mention no, yung mga hawak ko sections. Good afternoon sa inyo, grade 10 Abad Santos, grade 10 Agoncillo, Aguinaldo, Aquino, and of course, my MDL section, grade 10 Felipe. At sa lahat ng mga nakatune in ngayon ng mga MDL students natin, hindi man namin nabanggit ang inyong mga sections. Good afternoon sa inyo. Good afternoon to Ma'am Janice Reyes na nakatune in ngayon. At sa mga kanina pa nakatune in, sila Mariela, Ayman, Erica, Eliza, Nicole, Graciela, Marielle. Ayan, mga from 10 Aguinaldo, 10 Abad Santos, Ryan from 10 Aquino, Giselle, Krishmela, Hanilet. Ito from 10 Mabini, we have Christelle. We have Maridel from 10 Agoncillo, Jasmine, from 10 Sakay, we have Abdul, we have Clarice, Micah, Eliza, from 10 Aguinaldo, Wilfred, Randall, ang dami na po no, na nakatsunin ngayon, hindi ko na po mabasa ang lahat. But thank you so much for tuning in, and thank you so much also for answering our poll for today. Ang tanong sa ating poll for today ay kung nakatulong ba ang ating lesson last week sa inyong pagsasagot ng module. So, sa ating mga MDL students, siguro hindi pa sila masyadong makarelate because the first task sa ating module, nakare-receive lang din naman nila from the barangays, okay, ay ngayon pa lang madi-discuss. For the ODL students, siguro sila yung mga nagsagot kanina, 100% said yes. Okay, yung mga 30, nakita ko kanina mga 30 respondents natin na nag-yes, na sila nakatulong ang ating last week lesson sa ating pagsasagot nila ng module. Although alam ko guys no na ano na mahirap ngayon mag-access ng LMS. Sige nga, magkamustahan nga muna tayo. Ayan, kamusta kayo? Let me show my screen. Ayan, just comment an emoticon of your choice of how are you feeling today. Ayan, habang patuloy na magko-comment kayo ng mga emoticons nyo. Ayan, sabi ni Jobert, present daw siya. We have Mary Chris from 10 Bonifacio. Penelope from 10 Agoncillo. We have, Jonaira from 10 Rizal. Erica, Kyle, Jasmine, Jean, Joshua. Mm-hmm. Ayan, marami tayong mga nakatunin ngayon. We have MJ from 10 Trece. At sabi nga ni Del Remedio Charlie, no? Masaya, excited sila. Excited din yung mga puro excited. Si May, si Jaceel, si Nicole, si Penelope, si Mary Ann, si Graciana, si Justine, si John Michael, yan, mga excited sila. Emerson, Marielle, Christelle, Sean, Jennifer, you're all excited. And thank you so much. And feeling ko mga MDL students, most of these people na nag-comment right now. May nasa-stress? Si Janaira, bakit kaya? Okay. Okay lang na siguro dahil siguro sa LMS, yun nga nabanggit ko nga kanina, medyo nagkakaproblema pa rin ang LMS natin. Pero huwag po kayo mag-alala kasi nasend ko naman na yung activity for today or for this week. At hanggang this week, hanggang next week pa po, ay maghihintay po ako ng mga answers natin nung task pa po last week. At para naman po sa ating mga MDL, ngayon nyo nga matututunan ng ating lesson for today. So, ayun na nga, no? Last week, Ma'am Marinda, yes, ma'am, muna kasama kita last week, I've been talking about the plate tectonics theory. At sinasabi ko nga sa lesson ko last week na isa sa mga patunay na totoong nag-e-exist ang plate tectonics theory ay yung pagkakaroon nga ng earthquake, yes, yung paglindol. At ma'am, naramdaman mo ba? Yes, ma'am. Last, madaling araw ng Monday.
Nagising ka ba, ma'am? Opo, ma'am. Ah, pa ako nun, ma'am. Ah, gising ka pa. Alauna kasi. Ayan. Yes, ma'am. According here sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology data, no? Nilabas nilang report. Ito ay nangyari ng alauna ng madaling araw ng Monday. Hindi ko alam kung ano, no? Feeling ko kasi alas tres, pero nagising talaga ako. Because sobrang lakas, no, ma'am? Yes, ma'am. At ang usualing tanungan natin dyan is, gaano kalakas? What is the magnitude? At nakalagay nga sa report na yan is 5.7. Yes. At makikita naman din natin na kasama ang Dasmariñas sa nakaramdam. So, reported intensities ay isa ang Dasmariñas Cavite sa nakaramdam. At alam ko, guys, no, naramdaman nyo, ako naramdaman ko, kayo ba naramdaman nyo rin na lumindol nung madaling araw ng Monday? Isa pa po sa mga tanong na Mamarinda ay kung saan ang epicenter ng lindol. And that is why yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to. Okay. Where the finding, the location of the earthquake epicenter by means of triangulation method. Alright, and with that, I have prepared a video for you to know these methods, this step, the steps for this method, and here it goes, guys. Watch this! Grade 10 students, welcome once again to another science class, only here at Science Matters, where learning never stops. Last week, we have discussed about the plate tectonics theory. Do you still remember? Tectonics theory states that the Earth's lithosphere is divided into several pieces which called plates, and they are constantly but slowly moving relative to one another. We have also discussed last week the two types of lithospheric plates, and these are the oceanic crustal plate and the continental crustal plate. We have also named some of the major and minor plates. And finally, we have mentioned that the basis of the scientists in determining the location of the plate boundaries is the location of the earthquake epicenters, major mountain belts, and the world's most active volcanoes. However, how did the scientists find out the location of the earthquake epicenters, for they are not visible to the human eyes? That's what we're gonna find out today in our topic, earthquake epicenters and triangulation method. What is earthquake? Earthquake is the shaking of the ground that releases tremendous amount of energy. This energy radiates in all directions in the form of seismic waves. We experience earthquake because, as we discussed last time, the Earth's lithosphere is not whole. The ground, or the crust, is cracked into several pieces, and this breakage along the ground is what we call fault. Now, when the ground moves along this breakage, earthquake starts. Now, the point where the earthquake starts is what we call the focus. And the point directly above the focus is what we call the earthquake epicenter. We can only locate where the earthquake epicenter is by gathering data of the arrival times of P wave and S wave from a seismograph found in the recording station. These waves are detected by a seismograph, and their arrival times are recorded in a seismogram. We can see in a seismogram the recordings of the different types of seismic waves. First, we have the P wave,
or the primary wave. It moves faster, so it arrives first in the recording stations. This P wave will be followed by the S wave or the secondary wave. It moves slower compared to P wave, and so it will arrive few seconds after P wave. The difference in the arrival times of P wave and S wave determines the distance of the earthquake epicenter from the location of the seismograph. Triangulation method is a method seismologists use in determining the location of the earthquake epicenter by gathering data from at least three different recording stations. Triangulation method is used to locate an earthquake epicenter using the difference in the arrival times of P wave and S wave. Distance of the epicenter can be calculated. The calculated distance from each seismometer to the earthquake is shown as a circle. The location where all the circles intersect is the location of the earthquake epicenter. Now let's try to do triangulation method step by step. For instance, there was a hypothetical earthquake whose epicenter is unknown. Determine the location of the earthquake epicenter using triangulation method. Step 1. Gather data from at least three seismic stations. Let's say, from Batangas, from Puerto Princesa, and from Davao. Step 2. Record the arrival times of P wave and S wave, then solve for their difference. Since P wave will arrive first, we are to subtract its arrival time from that of S wave. The farther the seismic station is from the earthquake epicenter, the greater will be the difference in the arrival time between P and S wave. In our sample problem, the difference in the arrival times of P wave and S wave are already provided for you. 38 seconds for Batangas, 44 seconds for Puerto Princesa, and 32 seconds for Davao. Step 3. Solve for the distance of the epicenter from each of the following seismic stations using the formula below. D is equal to time difference divided by 8 seconds times 100 kilometers. Now let's try to solve for the distance of the epicenter from a seismic station in Batangas using our given formula. D is equal to 38 seconds divided by 8 seconds times 100 kilometers. The answer is 475 kilometers. Therefore, the earthquake epicenter is 475 kilometers away from Batangas. Now let's try to solve for the distance of the epicenter from a seismic station in Puerto Princesa. D is equal to 44 seconds divided by 8 seconds times 100 kilometers. The answer is 550 kilometers. Therefore, the earthquake epicenter is 550 kilometers away from Puerto Princesa. Lastly, let's try to solve for the distance of the epicenter from a seismic station in Davao. D is equal to 32 seconds divided by 8 seconds times 100 kilometers. The answer is 400 kilometers. Therefore, the epicenter of the earthquake is 400 kilometers away from Davao. Step 4. Use proper scaling to be able to plot the computed distances on the given map. For our given map, the scaling is every 2 centimeters is equal to 200 kilometers. Therefore, for Batangas, 475 kilometers is equal to 4.75 centimeters. For Puerto Princesa, 550 kilometers is equal to 5.5 centimeters. Lastly, for Davao, 400 kilometers is equal to 4.0 centimeters. Step 5. On your given map, locate the following seismic stations and draw a circle around each using the scale distances as their respective radius. Now, why does it have to be circle? We know that the distance of the epicenter from a seismic station in Batangas is 475 kilometers.
But we don't really know where this 475 kilometers is leading, whether on this direction, or in this direction, or in this direction. That is why we need to draw a circle using this distance as its radius, because the epicenter of the earthquake is somewhere around this circle. Now let's try it on our map. Using your ruler, draw a line from each of the given seismic stations with the measure equal to their respective computed and scale distances. And using your drawing compass, draw a circle around each of the seismic stations using these lines as their respective radii. Now, the intersection point of these three circles is said to be the earthquake epicenter. Now, how do these earthquake epicenters relate to the location of the major mountain belts and majority of the world's active volcanoes? That's what we're gonna find out next week as we continue our discussion in Plate Tectonics Theory. This is Ms. Rocks, only here at Science Matters, where learning never stops. All right, there you have it. Kamusta, naiintindihan nyo ba? Ayan, gagawin yan, yung triangulation method na yan ng parehong ODL at MDL students natin. So, bago ko lang ipagpatuloy ang ating discussion, no, batiin ko lang, i-shoutout ko lang, Ma'am Grace, yung ating mga co-teachers na mga teachers natin na sa science na nakatunin din ngayon, si Ma'am Jennifer. One day, makikita at makakasama niya rin siya dito. Natin siya dito. And of course, si Ma'am Lori Palmes na isang grade 7 MDL teacher naman po natin dito rin po sa Science Department. Ayan, hello po sa inyo at sa mga students natin sa ibang mga MDL sections. We have the Gohoys of Precious from the Gohoy, Janaira from Rizal, Bella from Rizal, Shan from the Gohoy. We have from also from Baltasar, from Arga from Silang, John Ray from Aquino, Mary Ann from Trece. We have Mary Grace from Lacandula. Ayan, mga students natin at sa mga kanina pa nakatsuni na hindi ko nabanggit ang inyong mga pangalan. Pasensya na kayo kasi napakarami natin this afternoon. Pero thank you so much for tuning in. Patuloy kayo mag-tune in. Malay nyo, one day, ma-mention ko na kayo, ma-shoutout ko na kayo dito. Ano ba? Alright, so ang napag-usapan nga natin sa video na yon ay ang pag-locate ng epicenter ng earthquake dun sa report ng pag-asa ng FIBOCS kanina. Nakalagay na doon, no, yung location ng epicenter at yun nga daw ay sa Oriental Mindoro. Pero kanina sa video ko, tinuturo ko sa inyo kung paano mag-locate. At yun nga ay sa pamamagitan ng triangulation method. Ngayon, sa mga hindi pa nakagets agad, okay lang. Ano po, sa MDL kasi magaganon talaga kayo eh. Sa ODL students ko naman, may mga prepared ng mga circles, so you don't need actually to draw. Pero kung gusto nyo rin i-try, you may, because we have provided you with maps. Alright, so hindi ko na i-elaborate pa ulit yung mga steps right now. At ibibigay ko na yung floor kay Ma'am Mary Grace kasi i-discuss naman niya class yung isa pang pamamaraan kung paano rin natin malalaman ang location ng epicenter. At yun nga ay sa pamamagitan ng distance time graph. Tama ba, Ma'am Grace? Yes, ma'am. Yes. Thank you. So, Ma'am Rox is correct that there is another way by which we can find the distance to the epicenter. And that is through the distance time graph. And what is this distance time graph class? Ang distance time graph ay it shows the distance to the epicenter, the speed of the P wave and S wave as it changes with time. So it shows the relationship between distance and time. And how do we do that? We do that by, as you can see from the picture, by making the x-axis as the representing the distance to the epicenter and the y-axis representing the time. So you can see from the figure again na meron diyang dalawang lines, and these lines are the P wave and the S waves. As I have said earlier na it shows the speed of the P wave and S waves, because as you can see, P wave here is faster than S wave. So, nauuna si P wave from S wave. Paano? Ibibigyan ko kayo ng example. Let's say sa 3,000 kilometers, ang time na na-reach ni P wave
ang distance na 3,000 kilometers, we have 6. Is this 6, ma'am? 7. 3,000, ma'am. 3,000. So, we have 6 minutes. While ang S-wave reaches 3,000 kilometers at in 10 minutes. So, 6 minutes pa lang nandun na si P-wave, unlike si S-wave na 10 minutes pa niya na-reach yung siguro mga kaya ganun yung pangalan nila, no, ma'am? Ah, yes, ma'am. Primary wave and secondary. That is another thing na mas matatandaan natin kung sino sa kanila ang mas mabilis. Kaya siya P, which means primary, siya ang nauuna, and secondary lang si S-wave sa kanya. Okay, P and S-wave. What else? This distance time graph also shows the difference in the arrival time at certain distance. So, makikita natin kung ano ang difference nila sa pagdating, kung sino unang na nag-a-arrive sa certain distance. Okay, that's all we can say here sa distance time graph. Next is, we shall know now kung ano na yung naintindihan natin sa distance time graph by solving this problem. Yes, kasi ma'am, sa MDL module ay may ganitong problem. Yes, may sa learning task number 4 ay may similar problem, no, na hindi ko nabanggit sa video kanina. That is why nandito kasama nga natin si Ma'am Mary Grace to discuss this activity for our MDL students. Okay. So let's try to solve this problem number 1, which is very similar din sa problem sa ating module. So problem number 1, an epicenter station is 2,000 kilometers away from the epicenter. How long after the first P wave did the first S wave arrive? So what is being asked here is the time. Yes. Okay, the time difference kung gaano nauna si P wave kay S wave. So hanapin natin yung 2,000. Ang first thing we do is hanapin natin yung 2,000. Tama si Ma'am Rax. Thank you, Ma'am Rax. So that is the 2,000, that is P wave at 2,000 kilometers. And that blue lines going up is the S wave at 2,000 kilometers. Okay. So yung vertical line na yan shows that for minutes na reach ni P-wave ang 2,000 kilometers. Yes. And then, another vertical line with blue color is showing that S-wave reached 2,000 kilometers in 7 minutes. So, how do we get the difference in their arrival time at 2,000 kilometers? Of course, from the term itself, difference, we will just subtract. Yes. So, 7 minutes ni S-wave minus 4 minutes ni P-wave, then we will arrive at 3 minutes na difference in their arrival time at 2,000 kilometers. And that 3 minutes is also known as the time difference of P-wave and S-wave, Ma'am Rax. So, yun na yung pinaka-answer, ma'am. 3 yes, minutes. Yes, ma'am. That is the answer. Alright. Another? Okay. We have another problem. And this is also similar in our module. How far can a P wave travel in 10 minutes and 20 seconds? So very specific to, may 20 seconds pa. Hindi lang siya minutes. Sorry. So we will try to find where is 10 minutes and 20 seconds. Ayan, nakikita niyo yung red line going to the right. Bakit siya hindi sakto sa 10? Kasi meron pang 20 seconds and that is 20 seconds. Kung nakikita nyo class or children, nahati sa tatlo itong time natin because it is 1 minute divided by 3 and 1 minute is equivalent to 60 seconds. 60 seconds divided by 3 is 20 seconds. So now we can say that each square is equivalent to 20 seconds. Okay, so ayan siya. Ayan ang 10 minutes and 20 seconds. Okay, 10 minutes and 20 seconds. Makikita na agad natin diyan kung saan nakarating si P wave in 10 minutes and 20 seconds by just going down right after ng arrow na yan. Okay, so we have now, as you can see, 7,000 kilometers. Okay, so the answer is 7,000 kilometers.
Alright. Okay. We have the next problem. Wala ito sa ating module, but this is just to show you class of how the seismogram looks like. Ito yung mismong nakikita natin sa seismogram na nakukollect ng seismograph, ang record. If the time difference between the P wave and S wave is 5 minutes, how far is the epicenter of an earthquake to the seismogram below? Okay. So, you can see the red line, that is the starting point of P wave, and the blue line is the starting point of S wave. So, mula sa P wave papunta sa S wave, we have 5 minutes as it is being shown to you now. So, where is that 5 minutes? Ang tinatanong dito ay how far. So, hanapin natin, titignan natin sa difference kung nasan yung 5 minutes difference nila. And nakita na natin, nakita ko na yan class. Ayan siya. So, from 7 minutes of P waves and... I mean, 6, ano? It is 6 minutes and 40 seconds ni P wave. And 11 minutes and 40 seconds ni S wave, we will subtract this and then we will get the time difference, and that is 5 minutes. Okay. So nakita natin and therefore the location is 4,000 kilometers. 3,800 kilometers. Siguro kasi masyado lang maliit ang ating graph. Okay. Ma'am, paki-ano ko pa rin sa kanila, no? Kung bakit naging 800. Kasi masyadong maliit. Malabong mata ko. Pero, ma'am, yung 3,000 to 4,000 is divided by 5. And blocks. Each blocks is representing 200 kilometers. So, we only have 3,800 kilometers. Alright, that's correct. Thank you so much, Ma'am Grace. Yes, ma'am. Alright, so you're bakit welcome. Nga natin ipag-uusapan to, no? Locating the, epicenter of the earthquake. Bigyan lang natin sila ng kahalagahan, ma'am, kasi I believe isa rin yan sa mga tinanong sa ating module, sa MDL at sa ODL, sa ating activity sa LMS. Why is it important for us to locate the epicenter? Tapos na yung lindol. Tapos yes, na. Ma'am. Nangyari na yun eh. So, nalalaman lang natin ang epicenter pagkatapos na ng lindol, no? Pero bakit kailangan pa nating malaman? It is because, class, upon locating the epicenter, we can conclude that below that epicenter, there is an active fault line. So, pag ang isang lugar ay tinalaga ng FIVOX, na itong lugar na to ang naging epicenter ng nakaraang lindol, automatic yan, ang kaisipan na dapat natin, may active fault line sa ilalim na yan. Kasi hindi naman natin kita, class, kapag tinignan natin yung ground, hindi naman kita basta na mayroong biyak or may fault sa lupa na yon, no? Pero once na-declare ng FIVOX na ito ay isang epicenter, therefore, meron pong active na fault line doon. Tama, yes, ma'am? That's correct, ma'am. And if we will be able to determine that at that certain location there is an active fault line, therefore we can say that earthquake could possibly happen again at that and therefore location. Makakapag-ingat pa po tayo. Alright, so may tanong. Alright, so sabi dito ni Jerica, we don't have any idea kung kailan at anong oras darating ang natural disasters like earthquake. We just need to ready ourselves. Very good si Jerica. Yes. Para ma-prevent natin ang lack of knowledge when that disaster came. Yes, very good, Jerica. Ano kaya yung section ni Jerica? Jerica, paki-comment mo nga yung section mo para ma-ano natin yan. Ma-recognize natin na ikaw ay galing sa section na to. Very good siya, no? At yun nga yung... Always be ready, ma'am. Yun nga yung sinasabi ni Ma'am Grace na importance ng alam na natin, kapag epicenter na itong lugar na to, magiging handa na tayo. Opo. Kasi wala pong nakakapagsabi kung kailan ang susunod na lindol. Okay. Pwedeng maulit-ulit at that point yung earthquake. Kapag na-declare na natin na ang tong point na to ay isang epicenter, therefore, maaring lumindol uli sa point na yun. Alright, and with that, sige po, Uy, from Felipe! Uy, akong teacher mo! Nakaka-proud! Thank you so much, Jerica! I'm so proud! Alright, with that, mag-quiz muna tayo. Kaprasong-kapraso lang. Paki-comment, class, ang number at yung letter ng choice nyo. Apat na tanong lang to, class. Sige nga, ma'am. Pakibasa po ang question number one. Okay, so question number one.
The breakage on the ground where earthquake occurs. Okay. A, focus. B, fault. C, epicenter. D, seismic wave. Okay, ano kaya ang answer natin sa question na yan? Comment down, mga bata. Paki-comment po, number, then the letter of your choice. Ayan, si Grant ay nag-comment ng B. Si Eliza ay B. Guys, pakilagay ng number. Si Graciano ay B. Pero tama sila, no? John Michael, ayan, si Justine, 1, B. Okay, tama rin si Maria, Mariela, Marie Chris, Giselle, Wilfred, May, Raya, Rian, Ryan, Samen, Graciano, Jobert, Mariel, Emerson, Christelle. Thank you. Ayan, si Del Remedio, sabi pa niya, B-fault. Ayan, thank you so much. And you're correct. The answer is B-fault. Alright. Number two, mabilisan na lang. The point along the fault line where earthquake starts. Binanggit ko to sa video kanina. Ano yung point? Sa ilalim, no? Kung saan nagsisimula ang earthquake. Lagyan niyo po class ng number bago yung sagot ninyo para malaman natin kung number 2 na ba ang sinasagot niyo class. Ayan, yung answer for number 1 keeps on coming. Thank you so much. At for sure, yung mga MDL teachers niyo ay nagsiscreenshot to. Yes, no? Mamaya, babalikan ko rin yung mga estudyante ko kung nagsagot kayo for additional points yan. Mm-hmm. Wala pa nagsasagot ng number 2? Ano kaya ang answer natin dyan? Ano daw ang tawag doon sa point kung saan nagsisimula ang earthquake? Puro B pa rin? Hindi ko number 2 ba yan? O... ano kaya? Prefer number 1 pa rin naman sila. Oh, siguro kasi delayed, no? Delayed po kasi ang dating namin sa inyo, kaya ayan, ang tagal. Alright, si Graciano yung nagsagot ng 2, epicenter. Aldrick, sabi niya, 2 is letter C. Mga letter C ang sagot nila. Alright, i-correct na natin ang misconception nila, yes, no? Ma'am. Alright, so the answer is actually letter A. Focus. Ayan, tama si Mariela. At saka si Leomar. Nag-answer sila ng letter A. It is? Focus. So, ang pinagmumulan ng earthquake, yung nandun pa lang po sa ilalim, no? Ay tinatawag nating focus. So, ganito yung class. Dahil biyak nga yung lupa, ganyan. Okay? Gumagalaw sila dahil nga hindi sila buo. So, kung buo sila, walang tendency gumalaw. Pero dahil hindi sila nga buo, may tendency gumalaw at nagmumula yung earthquake or yung focus na tinatawag natin dyan dito sa pagitan ng dalawang yon. So, ang tinutukoy natin na epicenter ay yung nasa ibabaw. Okay, so, ang focus ay yung nasa ilalim. That's why ito na yung susunod na tanong. Sige, Ma'am Grace. Okay, the next question for number 3 is, the point directly above the focus is A, focus, B, fault, C, epicenter, and D, seismic waves. Ayan, hindi nasagot na yan. Kung kaya ay nakinig at na... Kakasabi lang. Opo, nasagot na yan. Alright. Ayan, may mga nagsasagot na. Puro letter C ang sinasagot nila sa number 2, na although may mga nag-letter A. Emerson got letter A. Tama, Micaela got letter A. Hazel, letter A. El Maverick also answered letter A. Sa number 3 kaya? Ayan, number 3. Letter A pa rin tayo. Tingnan number 3 po. Tingnan natin kung napakinggan nila, ma'am, at naintindihan nga kaya nila. Ano daw yung tawag natin? So, nasa taas, ng focus. Siya. Kung ang pinagmumulan ay focus, ano naman na ang tawag natin dun sa nasa taas? Actually, grade 8 lesson pa nila to. Yes. Oh my God. Ayan, may nagsagot na si Felony, letter C daw. Ayan, mga letter C. Okay. Yeah, that's right. It's epicenter. Si John, nagsagot ng letter C. Daniel, Princess C. Hazel, Nicole. Ayan, si Christopher De Torre, nag-answer ng letter C. Si Bella, si Jerica, si Shan. Ayan, thank you so much. You're correct. The answer is epicenter. Letter C, epicenter. And last one. Sige, bilisan na po natin. Ayan, thank you Giselle, Mariela, Micaela, ayan, Leomar. Ayan, okay. Sige ma. Question number 4. Waves recorded by the seismograph waves recorded by the seismographs are A, focus, B, fault, C, epicenter, and D, seismic waves. Oh, ayan. So, dahil paulit-ulit yung mga choices natin, alin na lang ang hindi pa napili? Alin na lang ang hindi pa natin nasasagot? Apat lang naman ang choices. Ayan, hindi tumatama na sila, no? Ang dami na nagsasagot ng letter C. Medyo delayed nga po kasi kami sa inyo. Kaya ngayon pa lang nagpapasok ang mga letter C nyo. But thank you so much. You'll have additional points for this, guys. So, for number 4 na tayo, last question na. Ano kaya ang answer natin dyan? May nagsasagot pa rin ng number 2. Thank you so much. Okay, hintayin ko na lang na mag-appear yung number 4, no?
congratulations sa lahat ng mga nag-letter C sa ating number 3. Ayan. Number 4 na po tayo, guys. Aha, wala pa rin. Or late lang din ako nakaka-receive ng comments, siguro. Pero syempre, very obvious, no? Na ang pinaka answer na natin dito, class, ay letter D. Letter D, seismic waves, since they are being asked of waves. Yes, alright. That's very obvious. Nandun na kaagad yung ano. Thank you so much. Ayan, sige, keep your answers coming. And while your answers are coming, let us discuss now yung ating activities pa rin sa model for this week. So, okay lang na huwag kayo ma-stress sa LMS. Okay lang yan. I can still wait until next week. Yung forum 1.1 and forum 1.2, ganun pa rin. Pwede pa rin magpasa hanggang next week yan. At yung pinakabago nga natin today, find the center. Nakaka-open ko lang kanina, kakabigay ko lang sa inyo ng file. Kahit di nyo mabuksan yung LMS, nasa inyo na yung file. Binigay ko na po sa inyo. Nasa group din natin. At kung paano ito sagutan, balikan nyo itong video kanina. Alright, and for the hour module? For the module time, learning task 1, find the epicenter. Gagawin nyo yan, mga bata. Learning task 3, drawing location of epicenter. And you are given there already the map that you will, map that you will use. And learning task 4, distance time graph on page 11. Nandun na yan mismo sa inyong module. At saka yung pagsasagot nyo dyan sa learning task 4 na yan, yun yung kaninang diniscuss ni Ma'am Mary Grace. Alright, balikan nyo tong video na to para makasagot kayo dyan. And for our reference, ayan lang po. Thank you so much. May question pa po ba tayo? Medyo nag-overtime tayo ng 4 minutes. Ayan, nag-answer pa rin sila. Seismic waves. Ang dami nag-answer ng letter D. Thank you so much, guys. Babalikan Thank na lang so namin much. To. Isa-screenshot namin. Meron ka pa po bang bilan sa mga estudyante mo, ma'am? Magsagot lang sila lahat ng mga tasks na ibinigay sa kanila dun sa weekly home learning plan nila. And that's all very well. Alright. So, makakasama ka ulit namin, ma'am, sa week 4. Yes, ma'am. Alright. Abangan natin ulit si Ma'am Mary Grace. At iba pa natin mga MDL teachers, of course, Sir LP Juvedalio, Ma'am Jennifer Superal, and Ma'am Janet Coronacion sa mga next weeks nating discussion. Only here at Science Matters, where learning never stops. Bye-bye!